Lahat tayo gustong makapag-ipon kada sweldo. At bago dumating ang 15 o a 30, ayaw nating maranasan ang pecha de peligro kung tawagin. Dahil, hangga't maaari, mas maganda ang may mauhugot tayo sa ating mga bulsa, hindi lang para sa pangangailangan natin, kundi para na rin maging handa tayo sa anumang sakuna. Karamihan sa ating mga Pilipino ay hindi binabudget ang kanilang kita. Kaya naman, kinakapos tayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kung laging ganito ang itsura ng wallet mo, sign na yan para matuto ka mag-budget. At kung tinatamad ka mag-budget, na sa tingin mo ay it's not worth the hassle, it stresses you out. Budgeting never worked out for you. Hindi ka marunong mag-budget. At meron kang inconsistent income, yan ang limang excuses na kailangan mong tantanan para mairaos mo na ang budget mo. Kaya tutok lang dito para sa malulupit na wallet life hacks. Huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe para updated ka sa mga sikretong malulupit na tips gaya nito. Don't forget to hit the bell button at i-share itong video sa iyong mga tropang solid para matutunan din nila ang ganitong mga tips. Dahil there is no reason why you can't make a plan for your money. Ito na ang tips para sa pagbabudget. Para sa una nating tip, gumamit ng tracker ng iyong spending habits. Ang goal nito ay para ma-increase ang savings mo at ma-rule out lahat ng extra expenses mo na hindi necessary at nakapokus ito sa habits at financial decisions mo. Lahat ng mga bilyonaryo ay may ginagamit na sistema kung saan makikita nila lahat ng nanggastusin nila at cash flow. Para sa mga wala pang tracker, magandang simulan ito gamit ang Kakeibo, the Japanese art of budgeting and saving money. Ang strategy na ito ay imbes na mag-concentrate ka sa hindi mo afford, ay mag-focus ka sa kung anong important at afford mo. Ang Kakeibo ay nakafocus sa 4 main questions. How much money you have? How much do you want to save? How much do you spend? How can you make things better? At yan ang ating unang wais na budgeting tip. Second budgeting tip, magtalaga kung magkano ang budget. Siguraduhin mong ang total ng expenses mo at long-term goal mo ay hindi lagpas sa income mo. Kung saan, tulad ng sinabi natin, ang spending habits mo o expenses ay kung ano ang importanteng gastusin. Mula doon ay dapat ihanda mo na rin ang iyong long-term goals na insurance, savings account, emergency account, college fund, at iba pang mga long-term priorities mo. Kaya mahalaga na marami kang sources of income base sa iyong priorities sa buhay. Third budgeting tip, mag-set ng savings goal. Kapag may goal ka na talaga, maganda ring pinaplano mo ang gastos mo. Isang halimbawa ay si Manoy at Totoy. Si Manoy ay nire-research niya ang lakad niya bago niya ayain ang kanilang pamilya na magbakasyon sa resort. 3 buwan pa lang ay pinlano na niya ang gastos mula sa magkano ang kada araw ng resort, gas, pagkain, at emergency cash kung sakaling magkaaberya sa daan. Si Totoy naman ay bigla na lang nag-book ng buy one take one na trip to Hong Kong. Ngunit hindi niya na-budget ang hotel na tutuluyan niya, gastos sa mga kakainan at ang magiging transpo niya. Dahil dito syempre, umutang na naman si Totoy kay Manoy. At yan ang iniiwasan natin dahil gusto nating magkaroon ng budget at magkaroon ng savings. Ang sikreto dyan ay hindi ganun kahirap. Simple lang ang ginawa ni Manoy. Sinet niya na sa loob ng 3 buwan ay dapat makapag-ipon na siya ng kailangan niyang amount gamit ang table na pinakita natin kanina. Marami sa atin naman ang kagaya ni Totoy na puro pasarap ang gusto. Gusto makakain sa masarap, maganda ang damit at luxury ang mga bag, pero walang pagmamanage ng budget. Kaya kung ayaw mo mangyari sa'yo ang nangyari kay Totoy, gumawa ka ng savings goal. Fourth budgeting tip, matuto mamuhunan. Kung may naiipon ka na, maganda na nakikita mong nagbubunga ang iyong pagbabudget,
at may napupundar kang makakagaan sa buhay mo. Kaya ang isang pagkakamali ng ilan sa atin na marunong mag-budget ay hindi tayo marunong mamuhunan. Ibig sabihin, ang spending habit naman natin ay masyadong mahigpit ang sinturon at walang bunga. Kung katulad ka ni Manoy na gumagamit ng budget tracker, nami-meet ang savings goal at napaplano mo ang expenses mo, oras na para matuto kang mamuhunan. Pwedeng mag-invest ka na, magpatayo ng negosyo, mag-isip ng mga pwedeng itinda, o kahit anong passive income na pasok sa lifestyle mo. Yan ang apat na solid na budgeting tips para maiwasan ang pecha de peligro. Madami ka bang natutunan sa video na ito? Tulad na lang ng kaibigan nating si Totoy na mula sa walang budget kada buwan, ngayon ay marami nang napundar dahil nag-register siya bilang TGFI Premium Member, kung saan marami kang matututunan sa mga investment and business courses, mula sa basics hanggang sa mga technical analysis at may kasama pang index fund account at personal accident insurance coverage. Ano pang hinihintay mo ka TGFI? Be a TGFI Premium Member and start learning today!